Hi guys! Welcome back to another video! And finally, mashashare ko na sa inyo ang aking kili-kili routine. Napansin ko talaga yung improvement and na-lighten talaga ang aking kili-kili. I decided, bakit hindi i-share ko sa inyo? Baka sakaling mag-work din sa inyo. Huwag na nating masyadong patagalin. Hindi ko na masyadong pakakahabain ang aking pagdaldal dito. At alam ko naman na excited na kayong malaman kung ano yung aking mga ginagamit or kung ano yung ginawa ko para ma-lighten ang aking kilikili. Let's just move on to the video. Disclaimer muna guys, ang aking kilikili ay hindi kasing puti at kasing kinis na kilikili ng mga celebrities guys ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang na-lighten nung aking ginagamit ang aking kilikili. Bakit nga ba umiitim ang ating kilikili? Number one guys, ang sobrang pag-shave ng kilikili. Yes guys, ang sobrang pag-aahit ng kilikili ay isang malaking factor kung bakit umiitim ang kilikili natin. Kasi sobrang nipis lang ng balat ng kilikili natin guys. Sobrang sensitive lang yan. Kaya the more na inaahit natin yan, is the more na nai-irritate ang balat, kaya siya nauuwi sa pag-itim. Number 2, ang hindi pag-scrub or paghihilod ng kilikili. Guys, kahit nasa loob yan, kahit nakatago ang kilikili, make sure na hihiludin mo or i-scrub mo yung kilikili mo kahit paminsan-minsan. Kung hindi, pwede siyang mag-create ng dry skin cell, which is yung mga mancha ng balat or tinatawag na libag na mahirap alisin. Number 3, ang paggamit ng deodorant or antiperspirant, lalo na kung hindi yan hiyang sa'yo. Oo nga guys, nawawala nga yung amoy. Nawawala din ang basa-basang kilikili. Pero wag ka, pag tiningnan mo sa salamin, umiitim na pala kasi hindi nga siya hiyang sa ginagamit mong deodorant or antiperspirant. Alam niyo, sa totoo lang, tinamaan talaga ako dyan kay number 1 at number 2 kasi ako talaga yung taong sobrang addict sa pag-shave ng kilikili. Yung tipong kada liligo ako ay hinahanap ko ang pang-ahit para ahitin ang kilikili ko kasi napapastidyo ako, naiilang ako pagka meron akong buhok na nahahawakan sa kilikili ko. And kaya pala minsan, napapansin ko, ba't parang ang hapdi-hapdi ng kilikili ko? Yun na pala yun, nagagasgas na sa sobrang pag-aahit ng kilikili. And it turns out na ayun, medyo nagdidilim na ang aking kilikili. Tapos si number 2 naman guys is, kasi isa ako sa mga taong nakakalimot kasi nga nakatago yung kilikili. Kaya pagka naghihilod ako or nag-i-scrub, sa leeg lang, tapos sa balikat, tapos dito na agad, ano bang tawag dito? Tapos sa siko, hindi ko na minsan na dadaanan ang kilikili. Although minsan oo, nakikiskis ko siya. Pero most of the time is talagang nakakalimutan ko siyang kiskisin. And yung number 3 is hindi talaga ako gumagamit ng deodorant or antiperspirant ever since. Kasi nung bata ako guys, ang ginagamit ko lang is alcohol. Yun kasi ang pinapagamit ng inay sa akin. Every time meron kami mga outdoor activities sa school, especially yung mga PE, intramurals, ganyan, may gardening schedule kami sa school, alcohol lang talaga ang pinagagamit ng inay sa akin. So ayun na nga ang sinasabi sa hula, humaba na naman po talaga ang aking mga sinasabi. So ipapakita ko na sa inyo kung ano ang aking kili-kili routine. Every day bago ako maligo or kung hindi man ako maligo, I make sure na every day ginagawa ko siya. Kung hindi ako maliligo, ginagawa ko na talaga siya first thing in the morning kasabay ng pagwawash ng face. Pero kung maliligo ako, basta yun, gagawin ko siya. So, ang unang-una kong ginagawa is nilalagyan ko siya ng baby oil. So, syempre, hindi ko napapakita sa inyo kung ano yung tatak niya kasi hindi naman siya sponsored. So, ayan, alam niyo na kung anong brand yan. Basta gumagamit ako ng baby oil. Tapos, nilalagay ko lang siya sa cotton pads. So, ayan, cotton pads, tapos itong baby oil. Ayan guys. As very usual, gumagamit na naman tayo ng natural lighting, kaya ganyan na naman ang aking lighting.
So, ayan, meron ng oil yung aking, baby oil yung aking cotton pads. Ikikis-kis ko lang siya sa aking kilikili. Huwag masyadong madiin ang pagdampi or pagkiskis ng cotton pads sa inyong kilikili. Kasi nga, manipis lang ang kilikili natin, guys. Ayan. Para bang hinihimas nyo ang inyong cellphone na katagal-tagal nyo ng pinag-ipunan. Kanya. Tapos, ito na rin ang gagamitin natin sa kabilang kilikili dahil nagtitipid nga tayo, di ba? Kung ano lang yung natira din sa cotton pads, yun na lang din ang inilalagay ko dito sa kilikili. Okay, so kung ano na lang yung natira dun sa cotton pads, is yun na lang din ang ilalagay natin dito sa kabilang part. And dampi-dampi lang talaga, guys, ang paglalagay. Ayan. So hindi siya matakaw sa baby oil, kahit konti lang, guys. Basta mabasa mo lang ng konti yung iyong cotton pads, pwede na yan. Tapos i-leave lang natin siya na 3 to 5 minutes. Later. Ko ay nagbabalik. Ayan na yung kilikili natin. Medyo basa-basa pa rin siya ng oil. Ang next step na ginagawa ko is lalagyan ko naman siya ng lemon. Ayan, lemon. Pwede yung kalamansi, pwede rin yung lemon. Kung ano yung available sa inyo. So available kasi dito, guys, is lemon. Kaya lemon yung nilalagay ko. Huwag nyo nga palang ikikis-kis diretso yung lemon or yung kalamansi sa kilikili nyo. Kasi medyo matalas din yung mga balat nito. Yung mga buto, ayan, huwag nyo ilalagay diretso. Mas maganda na gumamit din ulit kayo ng cotton pads. So, bago na ulit cotton pads to, guys. Lalagay mo lang yung juice. Ayan. Tapos, pwede mo na siyang ikis-kis sa iyong kilikili. So, katulad ng pagkikis-kis mo ng baby oil sa kilikili mo, is dampi-dampi lang at medyo dahan-dahan lang ang pagkis-kis sa kilikili para hindi siya ma-irritate. Parang humihimas ka sa picture ng ex mo na gusto mong balikan. O kaya naman, unan mo sa gabi na nilagyan mo ng picture ng crush mo. O, labas ang mga 90s! Ginagawa ko yan, nilalagay ko yung picture ni Dao Minsi sa loob ng unan ko. Minsan kaya ba, napanaginipan ako. So, ayun lang din guys, ang gagamitin kong cotton pad sa kabilang kilikili. So, ayun, dampi-dampi lang, guys. Huwag masyadong madiin kasi manipis lang yan. Kayo din ba? May dimple din ba kayo dito? Parehas ako, oh. Ayan, oh. Sadya bang malalim to? Ito din, oh. Ayan. And after nyan, inililive ko lang din yan ng 3 to 5 minutes at pwede na akong maligo. Dahil sa hindi ko kayong pwedeng isama sa panliligo, so magkukwentuhan muna tayo habang iniantay ko ang 3 to 5 minutes. So, ganun lang kadali ang ginagawa kong daily kilikili routine, guys. By the way, kung makikita nyo, kung isusum nyo ang aking... Ay, nakikita nyo ba ng ayos? Wait. So, ayan ang aking kilikili pala. Maliwanag, dito tayo sa Medellin para fair sa inyo. Ayan. So, hindi siya ganun kaputi, pero hindi siya maitim, guys. Hindi na siya ganun madilim. Yung kabila. Teka, dito tayo sa dilim para fair. Maliwanag kasi. Ayan. So, ganyan lang ang itsura niyan, guys. So, ayun na nga, as I was saying, ganun lang kasimple yung ginagawa ko sa aking kilikili routine. So, kung makikita nyo, ano nga yung sinasabi ko kanina? Ayun! So, kung makikita nyo nga pala, guys, meron medyo kaunti-kunting buhok dito sa aking kilikili. Kasi, meron akong schedule lang ng pagtatanggal yan. Hindi ako nagpa-plak or... Dati nagpa-plak ako, kaya medyo may ano pa yan, may mga ano ba yun, bakas pa ng... Ba yung tawag dun? Bakas pa ng chicken skin.
Pero ngayon hindi na. Nag-wax na ako ng kilikili. Ito yung ginagamit ko, guys, na pang-wax ng kilikili. Ayan. Hindi, ginagawa ko siya not every day, not weekly, not monthly. Ginagawa ko siya every 3 to 4 months. Yes, 3 to 4 months. So, hindi ko siya pinapakailman kahit na medyo may tumutubo ng konting buhok. Hindi ko na siya pinapakailman. Naantay ko talaga yung 3 months or pinakamatagal na yung 4 months bago ko siya i-wax. Wax ba nga ang tawag dito? Basta yan, bago ko siya ganitohin. Bago ko siya ipinilm, sinubukan ko talaga na saktuhin 6 months bago ko siya i-wax or bago ko siya iganito. And super lagu pala na magiging result. Ayan, i-insert ko na lang somewhere dito. And super lagu pala. So tama lang na 3 to 4 months lang yung ginagawa ko. Kasi kung e-exit pa doon sa tagal is medyo hahaba na talaga at sobrang kakapal na yung mga buhok. So isa pa yung factor, guys, maganda na paminsan-minsan mo lang tatanggalan. Kasi nga pag lagi mo siyang ginalaw or inibok, eh may tendency siya ma-irritate yung kilikili mo. So, ganun lang kasimple, ganun lang ka-effective, at ganun lang ka-affordable ang ginagamit ko para sa aking kilikili routine. Pwede naman nating alagaan or pwede naman nating malighten ang kilikili natin kahit hindi tayo gumastos ng sobrang laki. Kahit mga ganitong simpleng bagay lang, kahit ganitong mga mumurahing bagay lang, is pwedeng-pwede na para sa iyong kilikili. Hindi mo na kailangang gumastos pa magpa-laser or whatever para mapaputi ang kilikili mo. Sariling sikap lang yan, guys. Mai-aim mo ang pagliwanag ng iyong kilikili. Thank you so much, guys, sa inyong panonood. Sana meron kayong natutunan sa ating video ngayong araw na ito. Sharing is caring. Bakit hindi mo i-share itong video na to sa mga friendships mo para magliwanag din ang kanilang nag-iitim na kilikili? If you do like this video, don't forget to give me a thumbs up. And thank you so much again for watching. Don't forget to subscribe. I-click mo na din ang bell button para ma-notify ka every time na may mga videos akong i-upload. At hindi ka mapag-iwanan sa mga tips na ituturo ko sa inyo. Maraming salamat!